Hello po. Bago po ako magsimula ay babati muna po ako sa mga aking Lodi. Kay Lodi Alrak. Ito po yung mga YouTube channel nila. Pwede niyo po silang i-search. Si Lodi Alrak, Ma'am Juliana De Carpio, si Yuski, si Cypher One, EHMJ, Angel and Dustin, si Picker Pack, o Picker Pickpacks ba yun? Hindi ko maano masyado yung ano, nakalimutan ko. Pasensya na po yung iba po eh, hindi ko po maano yung face, yung ano nila, yung channel nila. Sa susunod po isusulat ko. So, ang topic po natin ngayon eh, bakit laging wala daw pera si OFW? Totoo po yan. Hindi naman porket nag-abroad ka, eh, ibig sabihin, mapera ka na o mayaman. Sapat-sapat lang po yung kinikita namin. Siyempre, depende din po yan kung anong trabaho mo sa ibang bansa. Kung engineer ka, eh, pwede sigurong marami kang pera. Eh, pero kung katulad po namin na katulong lang, eh, sapat-sapat lang po. So, mali po yung sinasabi ng iba na, wow, abroad siya, marami siyang pera. Hindi po yung totoo. Kasi po dito po sa Hong Kong talaga ay ang sahod po rito, sasabihin ko po sa inyo, re-reveal ko po magkano po ang sahod ng katulong dito sa Hong Kong. Ang sahod po ng katulong dito sa Hong Kong ay 30K po. Pero syempre hindi naman po porket 30K yung sahod mo, eh 30K mo siyang maiipon na buong buo. Siyempre may mga expenses din po kami rito. Kailangan din po namin ng budget kapag day off namin. Kailangan din namin gumastos. Mga shampoo-shampoo, sabon sa katawan. Sagot po namin yun. So, dun sa 30K na yun, mababawasan yun. At saka para sa mga may pamilya na, may sariling pamilya na, kailangan din magpadala sa pamilya. So, kung marami kang anak, medyo malaki-laki din yung ipapadala mo. Natural, di ba? Kasi alam mo naman ang buhay ngayon sa Pinas, mahal ng mga bilihin. Ngayon, nagpadala ka ngayon, monthly mo, 30K, mag-iiwan ka ng panggastos mo sa sarili mo. So, may matitira pa naman. Magpapadala ka sa mga anak mo o sa pamilya mo, meron na lang konting natitira. So, iipunin mo yun. May iipon mo yun kahit papaano. Basta marunong ko lang umawak ng pera mo, makakaipon ka kahit papaano. Ngayon, syempre, abroad ka, gusto mo rin kahit papaano kumanda yung tirahan mo o yung bahay mo. Magpapahis ka ngayon ng bahay. So ngayon yung naipon mong konti na yun, sinasalpak mo ngayon sa bahay mo o nilalagay mo sa business kung anumang meron pagkakitaan. Siyempre hindi mo naman magagawa yung bahay mo na agad-agad, kaya yung pera mo sa isang buwan o yung sahod mo sa isang buwan, hindi yun sapat pampagawa ng bahay. Kaya ang nangyayari, buwan-buwan, nasasalo yung sahod mo. Kumbaga, sapat-sapat lang siya na mapunta rito, mapunta dyan. So ngayon, habang nagtatrabaho ka rito sa ibang bansa, may nag-aaral, siyempre may tinutustusan ka, nagpapagawa ka ng bahay, kahit papaano ba, may mapupuntahan yung pinagpaguran mo. Kaya, hindi naman kailangan na itago mo na lang yung pera mo. Siyempre, di mo kailangan ipunin yung pera mo kung kailangan mo, may kailangan kang pagkakagastusan sa Pinas. So, ang nangyayari kasi, katulad niyan, sasabihin ng mga ibang tao o mismo ang kamag-anak mo na yung damot-damot naman niya, hindi man lang nagpahiram ng pera. Wala naman akong pinapatamaan, pero kadalasan kasi kapag abroad ang kamag-anak, tapos
may nanghiram sila sa iyo, hindi mo napahiram, sumasama ang loob nila. Ang hindi kasi nila alam siguro dahil nga hindi nila naranasan yung buhay OFW, so hindi nila alam kung ano talaga yung nangyayari o magkano ba talaga yung naiipon mo monthly. Halos wala nga eh, kasi nga siyempre kung marami kang anak, depende kasi yan kung marami kang tinutustusan at sa trabaho din. So hindi po totoo yung sinasabi nila na mapera po o mayaman ang mga OFW. Depende po yan kung anong trabaho meron sila. Katulad ko po, katulong lang ako. So, kung ang kita ko rito is 30K, may mga anak din ako. So, kailangan kong tustusan yun kasi mga nag-aaral sila. Kaya, huwag pong sumama ang loob. Kapag ang kamag-anak po ninyo na nasa ibang bansa, eh, hindi nila kayo napahiram ng pera. Kasi mahirap po talaga mag-ipon kung may mga nag-aaral sa Pinas. Yun po ang masasabi ko sa inyo. So, wag po nating iisipin na madamot si kabayan kapag hindi kayo pinahiram ng pera o ng kamag-anak ninyo. Mali po yun. Kasi ang totoo po niyan, sapat-sapat lang po talaga yung kinikita namin na mga katulong. Sige po, guide. Yun po. Wala pong ibig sabihin yung mga ano ko. Siyempre, limbawa, katulad nga yan, walang natira sa sahod namin dahil sapat-sapat lang. Pag nagka-emergency pa, hindi mo maiiwasan na nagkakaroon ng emergency yung pamilya mo. So, saan ka ngayon kukuha ng pera pang emergency? Dahil nga walang natira sa sahod mo dahil sapat-sapat lang, mangungutang ka ngayon. Dito kasi sa Hong Kong, madali lang po mangutang dito. Basta may dalawa ka lang reference na ano, kaibigan o ano, basta may dalawa lang na dalawang references, makakakuha ka na ng pera sa bangko. Sobrang dali lang po niyan. Hindi, wala pong kahirap-hirap. Kaya karamihan po sa mga OFW rito, dun po talaga lumalapit sa bangko kapag dating ng kagipitan. Kasi hindi mo naman may iwasan na magkaroon ng emergency. So, kukuha ka sa bangko. Ngayon, ang usapan ninyo ng bangko is babayaran mo siya within 12 months or 10 to 12 months. Sabi na lang natin 10 to 12 months. Dun sa 1 year na yun, sa loob ng isang taon na yan, ang babayaran mo is kalahati ng sahod mo or higit pa sa kalahati ng sahod mo. Ngayon, magkano na lang natira sa sweldo mo? Mapupunta sa bangko yung kalahati, magpapadala ka pa sa pamilya mo. Nagkaroon ulit ng emergency, hindi ka pa tapos doon sa bangko mo, hindi ka pa tapos. Ang gagawin mo ngayon, irereloan mo na naman yung bangko mo. So, nabaon ka lalo sa utang. Pero no choice ka kasi, no choice ka. Kung no choice ka, wala ka talagang ano eh. Pupunta, sa ayaw sa gusto mo, mangungutang ka ulit dun. So, irereloan mo yung bangko mo na yun para lang magkaroon ka ng pera na ipadala sa Pinas. So, karamihan dito sa OFW dito sa Hong Kong, ganun po ang mga ginagawa namin. So, wala pong natitira sa sweldo namin. Umiikot lang po siya. Umiikot ng umiikot. Gusto ko lang po ipaalam sa mga hindi pa nakakaalam na hindi po kami mapera. Sapat-sapat lang po. Ganun po. Pero po, syempre, kahit papaano pipilitin po namin makaipon para hindi naman habang buhay eh, dito na lang kami sa ibang mansa. Darating din ang araw na makakaipon kami. Pero, syempre, unti-unti lang po. Wala po akong ibig sabihin. Sineshare ko lang po yung buhay po namin dito sa Hong Kong. Marami po. Isa po ako doon na
nakakahiram din po ako kasi hindi rin naman po ako mapera. So, nangangailangan din po ako ng pera. Kaya nakakahiram din ako, nangihiram din po ako. Okay po. Pa. So, para sa mga ano, may mga kamag-anak na OFW, huwag po kayong magtampo kung sinabi po ni ng kamag-anak ninyong OFW na wala po siyang pera. May pera po siya, pero sapat-sapat lang po para sa pamilya at sa mga pangangailangan. Diba po? Kung sobra-sobra naman, bakit hindi? Yun lang po. Message ko din po yan sa mga kamag-anak ko. Huwag po kayong magtampo kung sakali nga kung wala akong may pahiram sa inyo kasi alam nyo naman ang sitwasyon ko. Yun lang po. Para sa mga hindi pa po, para sa mga bago po sa channel ko ay mag-subscribe po kayo para po sa susunod po na video ko ay ma-update po kayo o manonotify po kayo pag may bago akong upload. Maraming salamat po sa panonood. Magandang gabi po. God bless us. Bye-bye.